hermosa Ame. Thank you for your for all your prayers and love sa grupo natin. I'm praying always for your health sa pag-uwin mo and makapag-asawa. At makapag-asawa. English yun. Hindi talaga, siya talaga taga-bigay ng ano, taga-tissue. Hindi pa mapalit na yan. Hindi pa matangalit. Kahit gaano siya ka-silence, ganun din yung silence, maingay siya sa Panginoon. Yun yung naramdaman ko sa kanya. Very silent siya sa mga salita, sa mga words. Lahat tayo dito na-observe natin, mga kapatid, na hindi siya nagsasalita. Pero alam ko, naramdaman ko, sa prayer niya, maingay siya sa Panginoon. Nararamdaman ko yun. Tumarating man yung ups and downs pag nag-open prayer. Kahit may sinasabi ka na sa kanya na negative, hindi pa rin nagko-comment, pero nararamdaman mo yung prayer niya. Bilang sa Kristiyano, patilihin mo yan, humbleness. I know, gagamitin ka ng Panginoon sa Pilipinas. Kahit naiwan ang Bible school mo dito, God is going to use you. Kasi nga, mula pa lang, parang nagkakasabay na kami nito na dito sa loob ng Diyos. Pakikita mo talaga yung fruits niya. Pakikita mo rin ngayon yung fruits niya. Yung fruits of interest na nandun talaga yung love niya. Nandun talaga yung humbleness niya. Nandun talaga yung patience niya. I'm so much blessed. Na ikaw na bigay namin. I'm so much So how old are you now? Ilang years? Hindi natin alam yung mga taon ng mga nanay natin. So ang ganding sa anak. Pero alam, nag-iisa ang babae, bulsong na. So keep the destiny. And I love you. Sabi ko na una, umiyak na ako kasi parang hindi kasi kinikilig ko na magkalap ng employer. Pero isip ko rin sa other side na baka will be God talaga ko na uwis sa system kasi hindi ko in the first place na third place na magawa no other reason, parang gano'n. Tapos parang hirap siya, parang naman na rin kami ng ano na iniisip namin niya yung mother na gusto rin siya makasama. Bilang isang anak, iniisip ko rin na will talaga ko kung 15 minutes na siya or something na yun ang reason na walang reason talaga. Sabi ko, will talaga na kayo para sa system. At saka sabi ko,
ano, yung kinabahan ko siya nung nalaman ko na yun, talagang yun na yun. Tapos sabi ko, sis ko ni, kung ano talaga yun sa puso mo, tsaka bilang anak din, naisip ko yung pagsinabi ng nanay ko, tsaka dito naman sa Pilipinas, hindi ka magutulong, mga ganyan. Tapos, gusto ko pasalamat kay sis ko sa kabila ng lahat kasi bilang isang pasagot sa turo namin, may gan siya lagi nag-remind sa amin, gan siya lagi nag-remind sa amin. Kaya napapasawahan? At sabi niya siya lagi nag-remind. Siya marunay magbalik. Kaya si Smith sa akin na lagi nila kami nirin-remind. Lagi na katawa. Sa lahat ng tao gaya, tsaka natutuwa na ako yung naisip na kay umi si sis ko sa Pilipinas. Si siya nagagalit, ako nagagalit. Ako baga si sabagay na lang. Lagi akong nire-remind sa mga sa lahat ng bagay, especially sa thoughts ko, sa mga words na lumalabas sa akin. Tagtag ko talaga ako sa kanila, not only sa natin sa buong grupo namin, na nandyan sila lagi. Siyempre sa buong unit, kumbaga nakapokus tayo ngayon kay sis ko na si Misha. Tagtag ko talaga leader na nandyan talaga sa amin sa lahat ng bagay. Alam mo na yun kung ano mga bagay na inalok sa amin bilang mga anak ni mo. At saka thank you talaga na lagi mo akong nire-remind sa akin. Sa study ko, sa mga time activities namin dito sa church. Minsan alam ko na talagang pasaway ako, pero thank you talaga ako sa patient mo sa amin. Yun talaga number one patient mo sa amin. Hindi mo pa masabi sa amin, pero alam namin sa chat talagang nandyan ka talagang sa amin. Thank you so much kung ano na yung ganyan sa Pilipinas. So, Hugo, at saka papagpatuloy lang kasi nandyan lagi sikat para sa amin. Thank you sa lahat sa school. Malungkot siya dahil